Sa kahabaan ng abinida ay akin pong nadaanan itong crew ng flood control ng MMDA sa Metro Manila. Atin pong binigyan ito ng panahon upang alamin ang proseso ng paglilinis ng drainage dito sa kahabaan ng abinida. Ang gamit po nila, mga kaibigan, ay itong mga patpat ng kawayan. So dalawang manhole po ang coverage nito para makapaglinis sila. At magkabilaan ay mayroon pong trolley ito na naghihila sa lobet. So ang purpose to nitong mga kawayan na ito ay pagdudugtong-dugtongan ito at tatalian ng alamre. At pagkatapos ito ay ipapasok sa butas o sa imbornal hanggang sa ito ay makarating doon sa kabilang manhole. Ayan, makikita po natin tinatalian nila ng alamre. So ito yung trolley na hihilain, nandito yung lobet. At yung isang trolley naman na sa kabilang manhole para siya maghihila naman sa kabila. Ito po yung capsule o bakit kung tawagin nila na kung saan ito yung hihilain at ito ay mapupuno ng putik o basura para maiahon mula dito sa ilalim ng drainage. Ayan, pinapasok na nila yung kawayan. So yun ay dudugtungan ng dudugtungan hanggang sa ito ay makaabot doon sa kabilang imbornal. So yun po ang initial na proseso para itong lubid ay maitawid doon sa kabila na siyang maghihila dito sa bakit. So makikita natin, dudugtong na naman sila. Sabi ni Kuya kanina ay mga limang mahabang kawayang patpat ang dudugtongin nila bago makaabot ito doon sa kabila. Siguro may mga 20 meters ang layo po nitong dalawang manhole na ito. So atin pong tututukan ito sapagkat hindi po madali ang maglinis sa maruming kanal, kaya sana yung ating mga kababayan ay huwag tapo ng basura kung saan saan dahil ito po ay naiimbak sa mga kanal at sanhi ng pagbabara at pag nagkaroon ng baha ay madaling umapaw yung tubig dahil hindi na dumadaloy doon sa loob ng imbornal. Makikita natin dito na halos puno na ng tubig yung imbornal dahil sa maraming latak yan, no? O ayan, konti na lang yung espasyo doon sa imbornal na dinadaloyan ng tubig. So ang location po nito, mga kapatid, ay sa kabaan ng abinida mula Recto Avenue hanggang doon sa may Carriedo, malapit doon sa may pupuntang Quiapo Church. Ayan, pangatlong dugtong na siguro ito. Pinapasok ngayon doon sa kanyang kasamaan. Dahan-dahan na itinutula kasi may mga nakakaharang, so hindi pwedeng bibiglain. Kaya yan, inipihit nila para maalis doon sa kung saan man mayroong nasundot na hindi makalusot kaagad yung patpat ng kawayan. Yan, i-atras nila hanggang sa ito ay tuluyang makaraabot doon sa kabilang imbornal. So ito yung proseso ng paglilinis ng imbornal gamit po yung bucket o yung capsule na bakal na may mga butas sa gilid at sa dulo upang sa ganun may labasan yung tubig at ang mga putik o basura ay mapapasok dun sa loob at ito naman ang kanilang aalisin. So muli mga kapatid, mga crew po ito ng MMDA Flood Control sa siyudad po ng Maynila. Masipag si Kuya na nagsusundot nito. So sa bahaging ito mga kapatid, wala pa silang sinusundot na basura kundi ipapalusot lamang nila muna itong patpat ng kawayan upang makarating doon sa dulo na siyang maghihila naman ng lubid para itali doon sa kanilang bakit o capsule na bakal. Yan. Dudugtong uli at ating antabayanan at siguro ito na yung pinakahuling dugtong at matatapos na at maabot na yung kabilang imbornal. Yan. Napapansin po natin na yung dulo ng kawayan na pinagdugtong-dugtong, yung patpat na ito ay nandito na sa kabilang imbornal. At ngayon, itong lubid, kanilang tatalian para paghila ng kawayan ay mapupunta naman itong lubid doon sa dulo o sa kabilang side ng imbornal. Ang purpose po yung lubid na yan ay hilain papunta doon sa kabilang imbornal. Yan, mayroon silang tig-isang trolley
ay upang itali doon naman sa kabilang side ng bucket o yung capsule na bakal na siyang pahilain dito sa loob ng imbornal. Ayan, tinatali na yung lubid. So ngayon, hihilain na itong isinuksok nilang mahabang pinagdugtong-dugtong na kawayan. Ayan, hinihila na nila. Ayan. Hanggang sa ito ay maabot, bumalik na doon sa dulo at tatanggalin naman yung bawat pagkatali niyan hanggang sa ganap na lumabas na po yung tali na nakita. Ayan na. So yan po yung tinali doon kanina nang lumabas yung dulo na yan. So itong tali na ito, mga kaibigan, ay itatali po sa isang dulo ng steel bucket. Then sa kabilang dulo naman ng steel bucket ay tinatalian naman ng lubid mula naman sa side na ito ng imbornal o manhole. Ayan. So dalawang magkahiwalay na lubid na nakapulupot sa bucket. Ayan, makikita po ninyo, tinatalian na po yung isang side, yung pinaka bunganga na handle ng bucket. At yung kabila naman, sa parang puwitan niya, ay tatalian din yan para pag hila naman pabalik dito sa manhole na ito. Ihulog na, ayan o. Ihulog na yan, nakaharap doon yan. Then, pagdating doon sa dulo niyan, mapupuno yan dito. Ito po yung dulo o kabila. So, ayan, makikita natin yan na iniikot yung lubid at nahihila yung steel bucket at magkaroon ito ng maraming laman, maaaring basura o putik sa loob ng drainage. Ayan na. So, makikita na natin. Parang namimingwit. Ayan. So, iangat ngayon yan ni Mamang Kuya para ipunin dito. Ayan. Mag-i-enjoy si Kuya, nakikinig ng music dito sa tabing department store eh. Kaya habang nagtatrabaho siya ay masaya, sumasayaw-sayaw pa. Yun po ang tamang attitude sa trabaho. Dapat maging masaya tayo sa ating ginagawa para bawas pagod, bawas stress. Ayan. So, puno po ng putik. So, itutuwad yan para maalis yung putik at ipunin yan doon sa gilid ng gutter. Yan. So, ipunin yan para pag natuyo ay saka naman nila ilalagay sa sako. Yan, ihulog ulit yan, din hilain yan pabalik doon sa kabilang manhole. Then, ihilain na naman ulit pabalik para makakuha na naman ng maraming putik. So, yun po ang proseso, mga kapatid, sa paglinis ng drainage, manual declogging. At pakiusap po sa ating mga kababayan na iwasan po natin ang magtapon ng kung ano-ano mga basura kung saan-saan lamang. Itapon po natin ang mga basura natin sa tamang lagayan. Ayan, pinapaliwanag ni Kuya na pag medyo maambon ay isasako na nila yan kahit hindi pa ganap na tuyo upang hindi pabalik sa drainage. Ayan, mga kapatid, pabalik-balik lang ang proseso niyan hanggang sa ganap na maubos po yung mga putik doon sa loob ng drainage. Sisisi doon naman uli si steel bucket doon sa ilalim ng drainage. Ayan, pumapasok na. Ibig sabihin, hinihila na yan doon sa kabilang imbornal kaya siya ay tumatakbo papunta doon para mapuno na naman siya ng putik o basura. Nang sa gayon, malinis po yung ilalim ng drainage na ito. So, pupunta po tayo doon sa kabila at abangan po natin yung paglabas naman ng bucket. Ayan, nandito na tayo. At makikita po natin dito si Kuya habang hinihintay yung pagdating ng bucket. Siya naman ay medyo pakimbot-kimbot, sumasayaw po siya habang nakikinig ng music sa katabing department store. Ayan, hinihila yung lubid. Ayan, magaan lang itong hilain dahil mayroong pinupulupotan na mayroong
bearing. So si Kuya, medyo pasimple lang, sumasayaw-sayaw. Ayan na, lumabas na. At kanya itong kakalawitin. Ayan, makikita po natin mga kaibigan, punong-puno po ng putik. Ayan, yan po yung nagpapabara doon sa loob ng 3 minutes. So, tak, 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 tak. Ayan, din ihuhulog ulit yan doon sa informal sa 3 minutes. So, ganun lang mga kapatid, paulit-ulit ang proseso ng paglinis ng drainage sa pamagitan po ng manual declogging. So, si Kuya naman, siya yung nag-iikot kanina, ngayon hindi na. Yung kabila naman, yun naman ang nag-iikot ngayon para bumalik sa kanyang area. Hinto na naman siya at yung kabila naman ang mag-iikot para ito ay ayan, bumigyan talaga si Kuya. Sumayaw. Ha, ayan. Mahalaga po sa ating pagtatrabaho ay maging masaya po ang ating puso dahil bawas stress at yan po ay kailangan para hindi po tayo madaling mapagod. Timbutan mo kuya! Timbutan mo! Nagpapakita lamang yan ang mahal ni kuya yung pagtatrabaho. Gawin natin viral to. Kahit mabaho, maputik. Pero love niya yung kanyang trabaho. Kaya makikita po natin siya. Masaya ay nakakaaliw. Tingnan. Parang may nakita ako noon na traffic enforcer na sumasayaw din sa gitna ng kalsada. Kaya lalong nagkabuhol-buhol yung traffic dahil yung mga driver sa sobrang tuwa hindi tuloy na tumatakbo. Natitingga sila doon sa gitna ng kalsada. Shout out sa iyo kuya. Hanga ako sa ipinakita mong pagmamahal sa trabaho. Sumasayaw ka, masayahin na ugali na dapat po natin pamarisan saan man ating ginagawa. Huwag lang umulan, ano? At ipinapaliwanag din ni Kuya na kung halimbawa umaambo na yung kanilang putik na nakuha dito sa Imbornal o sa drainage, isasako agad yan para hindi muling babalik doon sa drainage. Pasko! Umate! Pasko! Pasko! Okay, kuya, salamat. Sila po yung mga magigiting at masisipag na flood control staff. Ito siyang naglilinis dito sa kabahan ng abinida. Yan, mula doon sa may Rito, papunta doon sa may Plaza Carriedo. Yan, para maiwasan po yung pagbaha pagdating ng tagulan. Kaya ngayon ay nililinis nila yung kanal. Ito na po yung mga sinapo nilang putik. Ayan. Ito yung mga putik na nakuha nila sinasaho. At yung proseso, yun po yung ating pinapakita sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood.